everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko kine-curl yung hair ko using a flat iron. So una kong ginagawa guys, nagpapahid ako ng heat protect para hindi ma-damage yung hair ko sa init ng plancha. So ang gamit kong heat protect dyan is Vitris. And after that guys, ayan, sinusuklay-suklay ko lang yung aking hair and then sinisection ko na siya. So ganyan lang yung pagka-section ko. At pagkatapos nyan guys, ayan, magkuha lang ako ng kunting part ng hair. Tapos, paplansyahin ko siya ng pa-straight muna. Ayan. Tapos, ingat lang kayo kasi mainit yung hair natin kapag naplansya na. So, ayan, pag okay na siya, pwede na siyang hawakan. Ayan, saka ko na siya iniikot palabas. And, ayan, tingnan nyo sa video. Palabas yung pag-ikot ko sa kanya. And then, bilang ka lang ng mga 10 seconds. So, pwede nyo na siyang bitawan. And then, ayan na yung kanyang result. So, ayan. Isa pa. Ikot palabas. Tapos, bilang ka na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And, pack, bitaw. So, ayan. Curl na siya. So, ganun lang guys. And, ayan. Same lang naman yung ginagawa hanggang matapos yung buong hair. Ayan. Ikot mo lang pa away from your, ano guys, away from your face para hindi kayo mapasok. And ayan, sa kabila naman tayo. So sa kabila naman guys, ang pag ikot naman sa kanya is paloob. Ayan, nakita nyo ba? So kung yung katina is palabas, yan naman is paloob. So ayan, di ba? Ganun lang kadali guys mag-curl ng hair. Sa paghawak ng iron guys, medyo higpitan nyo lang yung pagkaipit nyo. Kasi kapag maluwag yung ano nyo guys sa buhok, nalalaglag siya. Dumudulas kasi. So, kailangan medyo mahigpit siya. Yung hindi naman sobrang higpit, kailangan mo rin siyang ano, parang medyo luwag-luwagan para maikot mo siya, ganyan. Medyo mahirap siya sa umpisa guys, pero practice ka lang ng practice para masana yung kamay mo. Ako din minsan meron akong mga gawa na pangit, so inuulit-ulit ko lang siya para maging maganda na yung kanyang kulot. Ayan, so tapos na tayo sa baba. Tinanggal ko lang yung aking ipit. And sa ibabaw naman tayo guys magkulot. Well, depende na lang sa inyo guys kung gusto nyo yung malalaking kulot or maliliit lang na kulot. Kung gusto nyo yung malalaking kulot guys, medyo kapalan nyo yung pagkuha ng buhok. Kung gusto nyo naman na ano lang, maliliit lang, kagaya lang dyan sa akin na manipis lang yung pagkuha ko at kunti lang yung buhok na kinukuha ko. Ang tendency kasi kapag madami yung buhok na kukuhanin mo, medyo hindi siya ganun ka-curl compare sa kunti lang, kagaya niya no. Maka-curl mo talaga siya ng bongga kasi manipis lang siya. Pag makapal kasi syempre hindi na siya maano ng plancha, maiinitan lahat. Kaya ganun. Kung gusto nyo naman guys na mas maliit pa ng mga kulot, meron akong tutorial paano yun gawin guys. Check nyo na lang yung aking YouTube channel. Iba din yung style nun guys kasi maliliit talaga siya ng mga kulot. Tapos from the top hanggang sa end ng iyong hair is pwede mo siyang makulot. Unlike dyan sa flat iron lang guys, parang medyo sa bandang baba mo na lang siya maka-curl kasi medyo malaki kasi yung flat iron. So parang hindi mo siya ma-curl lahat. Kaso yung ganun guys, medyo matagal siyang gawin kasi kailangan mo pa siyang balutin ng foil. So basta tingnan nyo na lang yung video ko na yun. Itong flat iron guys, mas mabilis siyang gawin lalo na kapag nagmamadali ka, mga ilang minutes lang. Mahalaga talaga guys na matutunan mong ayusin yung sarili mong buhok kasi in case na mayroon kang lakad or mga occasion at mga event na pupuntahan, so ikaw na mismo ang mag-aayos sa sarili mo. No need na magpunta sa salon kasi nga 'di ba, kapag nagpa-salon ka guys, medyo mahal 'yon. So kapag alam mong gawin yung sarili mong buhok, oh, laking save na 'yon guys for you, 'di ba?
Charan! So, ayun guys, tapos na ako. And medyo hindi siya ganun ka-perfect guys. Pero hindi ko naman kailangan na maging perfect talaga yung gawa ko. Kasi ang importante, shinare ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, ganun lang. Yung mahalaga na gets nyo at nakita nyo kung paano yung step niya. May mga times talaga guys na pag nagkulot ako, okay yung kanyang kinalabasan. Pero mas marami yung times na hindi. Ano lang yung akin, panchamba. Ang importante naman guys, nagmukha siyang kinulot. Hindi siya nagmukhang niriban, di ba? So that's it guys. Thank you for watching. And don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye!